So guys, magandang araw. So yung tutorial natin ngayon is regarding sa battery or mga starter na gumagamit ng dalawang battery. Kasi guys, yung starter ng ganitong sasakyan, 4BE1 nakakabit, is mataas yung amperahe niya. So need niya ng dalawang battery. So 12 plus 12 volts is 24 volts. So paano ba ang connection nito guys ng dalawang battery or 24 volts sa ating mga wirings? Sa po ba ang connection yan? So guys, yung positive, negative, positive. So guys, bali ito, mahaba lang yung wire nya. Hindi ko na pinutulan. Sinusok-sok ko na lang dyan. Bali ito guys, yung isang battery na to, ito yung positive nya, yung kulay red na yan. Ito yung negative. So, dito naman sa pangalawang battery, ito yung negative, ito yung positive. Kulay red yan guys, yan. Medyo marumi na yung battery natin. So pagsasamahin nyo lang yan guys, yung positive tsaka negative nito, pagsasamahin nyo sa isang wire. Medyo mahaba lang yung wire ko guys, hindi ko na pinutulan, sayang eh. Yan, pagsasamahin nyo lang siya dyan, negative nung isang battery tsaka positive nito, pagsasamahin nyo dyan. Then ito naman guys, yung negative nung isang battery na to is papunta to sa ground. Any metal parts ng ating sasakyan. Ayan. Ayan. Pwedeng dyan sa chassis o sa any metal part ng ating sasakyan. Then ito namang positive is papunta ron sa starter. So tuturo ko sa inyo kung saan to papunta doon sa starter, yung malaking ayan, wire na yan. Yung positive. Ito guys. Ayan. Positive nito ka nung isang battery. So guys, itong output nya, ito 24 volts na to guys yung output nito. So ito negative metal parts, yun yung metal parts ng ating sasakyan. Then itong dalawa na to guys, ang output nito, pag kumuha ka dyan ng output kahit saan dyan, 12 volts yan guys. So papakita ko sa inyo, gagamit tayo ng tester. One eternity later. So bali guys, ito yung ating multi-tester. I-on lang natin. Then ilagay natin sa voltage 20. Kasi ang susukatin natin ay dito tayo sa 200. Kasi ang susukatin natin is 24 volts. So guys, papakita ko sa inyo yung output nito. Kung talagang 24 volts siya. So ilagay lang natin yung negative probe ng multi-tester sa negative terminal or any metal parts ng ating sasakyan. So dito na lang para sigurado sa negative terminal. Ayan. Ng ating battery. Tapos guys, ilalagay ko to dito sa output niya na 24 volts. So tignan nyo itong maigi yung multi-tester natin kung anong magiging output niya guys. So ayan guys, 25.6. Ayan. 25.6 yung output nya. Medyo malakas pa yung battery natin guys kasi bago pa to. 25.6. 24 volts yan guys. Ayan, 25.6. Then, papakita ko naman sa inyo guys yung output nitong dalawang terminal yung pinagsama natin. Ito guys, magkasama yan. Ito yung negative ng isang battery, ito yung positive. Ito yung positive yan. So guys, tignan nyo ang output nito saka output nito is parehas 12 yan. So ilalagay lang natin yung multi-tester sa lalagay natin sa 20, kasi ang susukatin natin is 12 lang. Pag 24, lagay nyo sa 200.
Pag 12 volts lang, yan sa 20. Pag 24 volts sa sukatin nyo, dito nyo lagay sa voltage 200. 20 lang tayo kasi 12 volts lang yung sasukatin natin. So nakalagay na yung negative dito sa ating negative terminal or sa mga metal parts ng ating sasakyan, pwede yan. Kasi yung dulo nito guys, yung wire nito nakakabit yan sa body ground. Ayan. Lagay natin dyan yung kabit natin dito yung negative. So guys, pag masdan yung maigi yung multi-tester natin, lalagay ko dito guys sa isang ano terminal guys, yung pinagsama natin. Ayan. Ayan, papunta yan dito. Tapos ito. Ang output nito guys, dapat 12 volts siya. Ilalagay ko guys ha. Bakit ayaw mag 12? Yan. 12.6. So, same lang yan guys dito. Sa kabila. 12 din to. Ayan, lalagay ko. Ayan guys, lalagay ko dito. Same lang yan guys. 12 volts. Yun. Okay. Sana guys, nasusundan nyo ha. So, baba muna natin tong multi-tester. Magaling mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So guys, ulitin ko. Ito yung positive ng isang battery. Ito yung negative. Ito yung negative ng isang battery. Ito yung positive. Pagsamahin nyo yung positive tsaka negative ng isang battery. Ayan. Ang output nitong dalawa guys is 12 volts. Ito, ground. Body ground. Lagay nyo sa body ground ng sasakyan nyo. Then ito guys, yung nasa dulo ng itong isa na to, output nito 24 volts. Yung dulo nito papunta sa ating starter. So guys, pag magkakabit kayo ng accessories, accessories guys ng mga sasakyan. Pag ang accessories nyo is 12 volts katulad ng busina or other mga ilaw-ilaw, ayan. Dito nyo siya guys ikakabit kahit alin diyan sa dalawa. 12 volts ang output nito. Kahit diyan alin sa dalawa mamili kayo diyan. Then pagka ang accessories nyo naman is 24 volts, dito kayo guys kukuha. Yan. Dito. Sa positive. Kasi itong isa papunta sa ground. Itong isa papunta sa battery. Output niya is 24 volts. Or pwede rin kayong kumuha sa accessory wires ng sasakyan nyo. Or pwede rin kayong dumirekta dito. Depende sa inyo guys kung ang gagamitin yung accessories, busina, ilaw is 24 volts. Pwede kayong kumuha sa accessories, accessory wires nyo guys. Pwede kayong kumuha doon. Kaya pwede nyong idirekta dito. Then, pag 12 volts guys, kailangan direkta nyo dito sa battery. Kasi, hindi nyo pwedeng idirekta sa accessory wires kasi automatic 24 volts ang ating accessory wires na nakaset dyan. So, re-rekta na lang kayo dito. Ayan. Sana guys, nasusundan nyo. Sana may natutunan kayo. Then, maraming salamat.